katukan, itutuloy natin yung masayang kwentuhan. Siyempre, kasama natin ang ating Champions of Excellence na si Sir Maning Eva para kilalanin natin yung sekreto niyang linyada na pinopropagate ngayon. Noong mga nakaraang episode, Gilmore Hatch at saka yung Zanino White. So ngayon naman yung kanyang tinatawag na Golden Claret. Good morning, Sir Maning. Magandang umaga, Sir Jun. Mga katukaan, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo at ipapakilala ko na naman sa inyo ang isa kong lahi na manok, some bloodline. Ito po yung tinatawag ko na Golden Claret. Ito pong Golden Claret natin, based ito sa Claret, no? Nagkaroon po ako ng trio na Howard Bell Claret. And then, nagkataon meron akong tatlong gold na pullet. Well, sinubukan ko at i-cross ko, ba, ang gaganda na lumabas, no? Kaya nga lang, sabi nga, ano yung kagandahan, kung hindi naman manalo, di sinubukan natin sa Weda. To make it short, itong mga Golden Claret ko, ito yung nagpanalo sa akin ng 10 stag marathon na walang talo, 10 manok. No, dalawa lang tabla, siyam ang panalo. Ano, walo ang panalo. And then, ultimately, ito rin yung sa finals ang ginamit ko na naging breeder of the year ako dito sa Davao City, sa Digba. So, sir, typical look, golden color, yung mga paa at saka mga palong nito, sir, usually po ba, white legs, yellow legs? Dalawa rin ito lumalabas. Pag peacom siya, yellow-legged. Pag straight-com, white-legged. No? Sa body structure? Sa body structure, ganun pa rin. Ganun pa rin. Medyo mahaba pa rin siya. More on kuwan siya sa claret. No? Sa medyo mas nagmana siya sa claret dahil nga straight-com tapos sa white-legged. Pag peacom naman siya at yellow-legged, nagmana siya dun sa nanay niya ng mga gold talaga. So, yun ang kagandahan. Ngayon, mas madali sa pagbreeding mo dahil nga mako-cross-cross mo sila. And then, yung heaviness niya, pag heavy siya sa claret, medyo mamumula siya. Pag heavy siya sa gold, nagiging gold talaga siya. So, it must be 50-50 or like say palagi natin na 3/4 and 1/4. But the same, no? Nandun pa rin yung galong nila. Nandun pa rin yung consistency sa laban nila. Napakaganda ng away nito. Talagang sa taas talaga ito pumapalo, no? And then paa talaga ay pinapalo nito, malayo ang katawan at napakalakas ng mga manok, mataas lumipad, napaka versatile, no? Ibang, kung magtatanong ka ano bang hahanapin mo sa manok, power, speed, cutting, flying, nandito na lahat. So sir, itong mga to, yung mga naghahanap, saan ba preferred na ilaban to? Stag derbies? Or yung mas maganda pagulangin? Yan. Ito sometimes this belong to, off color. Maganda ito sa stag. No? Ngayon naman talaga maganda yung lumaban ng stag. So that as early as possible, malalaman mo na yung resulta ng produce mo. No? But tulad dito, this is 4 years old. Titingnan nyo rin habang tumatanda manok kung naiiba ba yung performance niya. Now, pag tumatanda masyadong manok at lalong gumagaling, you have nothing to worry. Pero pag tumatanda siya, umabot siya ng 4 na taon at tingin mo bumababa, nag-degrade siya, you have to stop it. Iba pala ito siya, pang stag talaga ito. So, among those bloodline I mentioned, okay naman sila. Actually, may manok umabot ng 7 years, 8 years, it's the same. Umabot na lang ng 5 times winner, 6 times winner. Kaya lang, hindi siya marami dahil nga nabebenta agad, no? Yun ang mga advantage pag ang manok mo from stag up to the age cocks, no? Na nandun pa rin, na-retain nila yung ano nila, yung health nila, yung agility nila, andun pa rin yung gameness nila. Yun ang mahalaga. Walang sayang sa pagod mo sa pagmamanok mo. So, Sir Maning, bago tayo magtapos, baka may gusto kang pasalamatan, batiin, mga katukaan natin, mga kasabong natin na nanonood. Binabati ko nga pala si Doc Ramil, no? Of course, ang ating, what do you call this? Boss natin, si Doc Ayong, and then si Sir Yulo. Sir Yulo, and the rest of excellence staff here in Mindanao.
say throughout the Philippines sa napakaganda ninyong pagbibigay ng assistance, support and promotion sa tulad naming magmamanok. And hopefully we could continue our effort, no, para sa pagbibigay din ng importansya sa mga produkto ng excellence at pagbibigay ng tamang accomplishment na sa kabila ng tulong nyo, kami ay maging karapat-dapat. Maraming salamat sa inyo lahat ng mga nanonood.